on kini kung kinsay maka dawat niya itong gante nga nagtudlo o nagresulta sa pagka-aresto sa naasoy nga suspitsado. Samtang sa Pikas Bahay na update kita mga katinig sa COVID-19. COVID-19 update. COVID-19 update. Nakatala na po doga 300 ka mga bagong kaso sa COVID-19. Ang tibuok kasok Sergeant Region hinungdan mga katinig na na sa halos 19,000 no ang ato ang kumpirmadong kaso sa 300 mga katinig 58 niini ang taga probinsya sa Cotabato. Mo nang kinahanglan doble amping yun ito nga paghahimuon. Sa Kinapawan City pod nga natala kagahapon sigun sa gipagawas sa City Interagency Task Force on COVID-19 na nata sa 234 no ang atuang aktibong kaso diri sa Kinapawan City. 115 ini mga katinig ang mga authorized person outside residence samtang ang 119 local transmission kini. So muna, amping good kita kanunay, no? Kay kagabi, unom kabagong kaso ang nadugang diri sa Dakbayan sa Kidapawan. So unsay buhato nato mga katinig, ha? Kanunay kita musunod sa mga ginapatuman ng mga health protocols. Tungod sa pagkuyanap sa COVID-19 mga katinig, ang Metro Kidapawan Water District magpatuman usab, no? O ilahang murag magpatuman sila og alternative work arrangement kun sa bani kung sabay mahitabo niini no mas maayo nga tuang siren kay para kung moadto mo ga MKWD mo bayad mo duna mo yung mga transaksyon dito kay bawo mo kung asa mo moadto no naasa linya sa tong komunikasyon atong makahinabi si MKWD General Manager Stella Gonzales. Mama yung buntag si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Maayong buntag, Loy. Opo. Sa mga tigpaminaw sa Tinig ng Bayan, Joy FM. Maayong buntag, Sad. Maayong buntag, ma'am. Tinood na, Loy, no? Naalarma ang MKWD Management o ang Board of Directors tungod sa nagasaka na insidente sa COVID dito sa ato ang Dakbayan o mga tapad ng mga municipality. Mm-hmm. Ang MKWD Manggood o saka Public Utility Office no na nag-admit og mga concessioners adlaw-adlaw nga dili maubos og pagatos sobra pa labi na kung tingbayad no daghan jud kaayo ang musulod sa among opisina agi pagbantay pod og precautionary measure ang among opisina nagpatigayon og work arrangement option, meaning na ang mga empleyado ni nilibahin ang uban mo-off o lunes o ang uban mo-off o biyernes, meaning upat lang kaadlaw ang iyahang pagtrabaho sa isa kasimana. So, gikan lunes gikan lunes ang tod kuha na lang, Webes? Ang gihapon, Loy, Monday to Friday ang office hours na mo. Okay. Then Saturday, Sunday, 24/7 man may. Pero limitado na lang ang amuang opisina, ang mga empleyado pag-report. Pero napulo ka oras ang ilang iservisyo kada adlaw, meaning 7 to 6 p.m. Oo. Gibahin na mo ni Loy para dili kaayo ma-expose ang among mga empleyado sa community. Ang uban po daan nila mga empleyado naman sa field. So, walay problema. Ang naalang sa office, ang amuang ipareport o upat ka adlaw, isa ka simana, pulo ka oras ang servisyo. Ah, okay. So, ang gihimo ninyo, gi-arrange lang o maayo ang duty sa kada empleyado. So, instead of 8 hours, gihimo silang 10 hours pero upat lang kaadlaw ang ilang duty sa matag semana. Tama, ma'am, no? Tama, Loy. Okay. Tama, Loy. So, abli ang opisina, buot pasabot ni Ana, ang makigtransak sa inyong opisina, pwede sila muad to alas 7 sa buntag hangtod alas 6? Pwede, pwede. Except ang collection. Ah, okay. Ang ato ang collection, unsa oras magsugod, ma'am? Alas 7 hangtod alas 5 gyapon?
Oo, alas 7, open na ta, pero utob lang alas 4 sa hapon. Ay, alas 4, oo. Unsang sistema ang mahitabo, ma'am, sa mga mubayad diya sa MKWD? Unsang protokol lang atong ginapatuman? Doon na kami guard nga ginakuha ang temperature o ang QR code sa mga mubayad. And then, naka-observe tag social distancing. Limited ang musulod na apotay waiting area nga kung diin, dili magduman o sulod ang mga customer na mo. Aduna po tay lane sa mga kuan, mga senior citizen. Oo. Ginabawal na mo pagsulod ang mga buntis. Dili pwede mo adto sa bayad o tubig. Pati katong mga senior citizen nga naay mga comorbidities o 65 years old. Kung sa'y naas sa balaod, among gitasunod. Mm-hmm. Ang amo pong naapod mi night shift, ikan alas 7 sa gabi, hantod alas 5 sa buntag. Tanipod sila, Loy, mo po ni mo address sa mga minor concerns na gabi. Mm-hmm. O, dili lang po siya pwede mo gawa sa medyo sulod-sulod na mga areas for safety. Muna, mag-imo. Amo ang mga maintenance, Loy, on call na ni tanan. Dili na sila mag-ato sa opisina. Tawagon na lang kung adunay repair. Oo. Mga activities nga pahigan para bawas-bawasan ang kadaghan nun sa katauhan di sa muang opisina. Okay. Pero bisan pa nga giinganing sistema, di gyapon maapektuhan atong serbisyo. Regular pag gyapon, anytime pwede mo tawag ang atong mga kaigsuunan nga manginhanglan sa inyong serbisyo. Pwede ka, Eloy, aduna tay Facebook account na po tay Messenger kung diin. Pwede mo padayag dito ang mga request o mga reklamo. Okay. Kana mga emergency, ma'am. Halimbawa, doon ay naputol nga linya sa tubig nga kinahanglan matagaan dayon o pagtagad. Aksyonan dayon na muna, Loy. Except lang sa mga areas na critical kay dili na mo pwede adpoon. Mm-hmm. So sa maghahapon, no? Doon na kayo na-post kagahapon nga usa ka dakong tubo ang nag-leak. Asa na pita ito, ma'am? Bila sa along the National Highway, doon sa may GFK Hardware. Uh-huh. So, dako ito nga tubo, 150 mm. Humano po siya, Loy, mga alas 7 sa gabi. Unsay cost po dato? Anong nag-leak man ito nga perting sayangas tubig? Gani, manggod ni Malikayan ato ang road widening, Loy. Ah, okay. Tamang din sipiat ang mga operator sa itong bakho. Mm. So, dibid ba iwasan? Okay. Ma'am, this time, kumusta ang sitwasyon na to sa tubig? Kaya ato nila ba yung mga adlaw, sunod-sunod ng mga pag-ulan, nga hinungdan, nahitabo itong mga high turbidity sa ito ang source, particular diya sa Maylapaan? Tinood na, Loy, no, sa characteristics sa ito ang tubig, being a surface water, mag-turbid gini siya kung naay heavy rains. Ang kagwapo lang ani nga balita, ang amo ang ginapunsa karon nga clarifier na mo-treat anto up to 1,000 NTU matalubugon, mahuman kaong katapusan sa July. Base di na gani kaabot. Paningkamot mi nga ma-earlier. Okay. Ma'am, salamat yun kayo sa higayon. Igatag ni mo sa itong programa. Basin doon na pa kayo dugang mensahe. Salamat po, Loy, sa imong opportunity na gihatag. Kanilang lagi nga gahulat ni o mabakunahan ang tanan. Kaya nga mura bang mga empleyado, mga frontliners, at utang family o katauhan, no? Masin asa mag-repair man, mag-meter reading man. Importante ka ayong unta, mapaspas na niya ito ang vaccination program aron ma-vaccinate na po ang among mga empleyado. Kana lang kung iampo na lang na ito ang mapadali. Oo. Ma'am, salamat. Salamat ka, Eloy. Salamat din kayo sa gayon na gama yung buntag. Thank you so much po. Sa yung buntag po. Okay. Opo. Mga katinig ninyo nga nabati ang General Manager sa Metro Kilapawan Water District, si General Manager Stella Gonzalez, kalabot ni ining ipatuman nila ang alternative work assignments, no, sa ilang mga empleyado nga nagsugod kagahapon. So buot pasabot niya na wa gyapon apektuhan ang ilang pagpanerbisyo alang ngadto sa mga katawhan nga moadto sa ilang opisina. Galing lang nga gi-control, no, ang ihap sa mga tao nga musulod sa opisina tungod
na ang bahad sa virus nga si COVID. Astilan in town, no? So halos sa tanang mga opisina po sa gobyerno, nagpatuman na niini ang ilahang skeletal workforce sa work from home tungod kay grabe, dili na sa kasamtangan, ha? Ningon sila under control pang situation, pero kung tanaw nimo ang trend, mga katinig, sa mga datos, kada adlaw taas ang kaso nga natala sa COVID. Gani sa ang national government ilahan nga nakita ni ning naasoy nga sitwasyon, no? Ang especially ang Department of Health gikumpirma sa DOH, mga katinig, nga naasa 40 na, no, ka mga dugang nga mga COVID-19 na variant ang na-detect dinhi sa nasod. Sumala pa sa DOH sa whole genome sequencing report ni gawas nga upat ang bag-o sa kaso sa Delta variant cases, 14 ang Alpha variant cases, 21 ang Beta variant cases, o usa ka Theta katong P3 variant, no. Sumala pa sa DOH nga ang Delta variant nakita gikan sa mga returning overseas Filipino workers gikan sa South Korea, no, nga nisakay og barko unya na repatriate na tong June 3 kung diin nakompleto naman noon yung 10 days sa quarantine. So mao na, mga katinig, tungod sa pag-uli sa itong mga kaigsuunan nga naasa sa laing mga nasud, posibleng magdala sila og lain-laing mga variant sa COVID. Kainumduman diri po sa probinsya sa Cotabato, gikumpirma sa DOH nga aduna nay katong South African variant og katong UK variant, no, nga nisud nakasud na diri sa probinsya og maayo pod kay naayo na ang mga naigo nini. COVID-19 update. COVID-19 update. Alas 6:20 na ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumal sa Yaka Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inyong 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, inigatip ang daw sulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quitapawan. We are New Normal Ready. Courses offered. BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quitapawan also offers a Junior High School with ESC Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quitapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Quitapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quitapawan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:22, mga katinig, ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Sigun sa atong na-mention kaganina, nadakpan na sa atoang mga otoridad ang usa sa gitudlong mastermind ni atong pagpamumba sa duha ka unit sa Yellow Bus Line
diha sa may parte sa may Mlang ug sa Tulunan. Og kalabot ninyo ato makahinabi karong buntaga si 602nd Brigade Commander Brigadier General Roberto Capulong. Sir, magandang umaga po si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Loy, magandang umaga at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ibig lamang ho namin alamin kung papaano po ang pagkakadakip dito ho sa suspect na si Akbar na sinasabi daw po ay ito yung nasa likod ng pambobomba sa isang unit ng Yellow Bus Line noong nakaraang buwan at noong pagkasunog sa isa pang bus line noong Hunyo at Tres. Totoo yan, Loy. Ito ay joint effort ito ng ating kasundalo at kapulisan. Actually, mahabang proseso po kasi na ayaw natin na magkamali dito. Kung maalala ninyo, yung after kasi nung yung January incident, yung sa Sibsib, Tulunan, ang karoon talaga ng effort natin dahil nga lumalabas na nare-revive na naman itong Alpha Bar Group na that has been very active itong mga late 2000, 2006, 7, and 8 sa mga extortion activities. And then, may mga after nung ano na yan, meron kami mga tinitignan ng mga personalities that were involved during that time, yung mga late 2000. After it, and then itong nangyari na naman itong Samlang, kaya nagkaroon talaga ng confirmation na itong mga dating grupo, lumabalik. That's why itong si Ali Akbar, who is one of the regional members ng Alcobar, bumalik ulit siya. And then dahil sa mga capability ng ating mga intelligence, hindi naman labas na talagang is directly involved. And meron pang direct na relationship with especially with the Dolores Camilla na nag-operate sa area natin. So yun yung naging basihan natin kung bakit sinagawa natin itong operation na ito in coordination with the PNP at lumalabas meron pa siyang warrant of arrest at involved sa mga iba pa mga kaso dito. Bate po sa report na tinanggap ninyo, itong si Ali Akbar ay matagal lang nakatira dyan sa Purok 3 sa Barangay S. Patadon? Actually, hindi naman katagalan. Ang talagang matagal dyan yung kanyang asawa. Okay. Yung asawa niya yung report ang alam namin na tagal yan sa lugar na yan. Yung Selak ba, hindi naman kasagaran. Pero may taon na rin, hindi naman yung talagang bago. Kaya nga, nabigla rin kami na during our investigation, lumalabas na nandyan lang pala siya. At ito naman ay kumpirmado ng mga informations natin. May mga, of course, may mga ginagamit tayo ng mga bagay para nakumpirma yan. May mga kumpirmado ng ating intelligence unit. At lumabas talaga na isip mo. Opo, nabanggit ho ninyo na meron itong mga warrant of arrest. Yung pong mga kasong kanyang kinakaharap, kagaya po ng double murder at multiple prostrated murder, kailan po ito naganap? Ito ba yung may kinalaman doon po sa pagsunog at pambobomba sa unit ng Yellow Bus Line? O iba pa ito doon sa mga kasong kanyang mga kinakaharap? Actually, iba pa ito sa kanyang mga kasong kinakaharap. Itong lumabas na ginamit ng binigay na sa atin ng NC. Ito kasama pa niya sina Salahudi na San. Iba pa tong involvement pala nila ito. Opo. Ano daw po ang motibo? Bakit ginawa nila ito sa mga unit ng Yellow Bus Line? This is pure extortion, Roy. Alam mo naman ngayon na talagang nag-bumaba yung kanilang international support, fan support, yung pondo na bumubuhay sa Dawlais Camilla dito sa atin. So itong grupo ni Salahuddin Hassan, they are trying to look for funds. At ang pinakundinya is extortion. At ito yung lumalabas sa ating investigation. And even during
yung sa unang incident. Oho. Yung sa Yellow Bus, yung explosion talaga yung intense talaga. They are forcing Yellow Bus to pay them regularly. Opo. Yung kasi sa report po natin at tinanggap natin yung huling bus na sinunog, yung mga suspect sumakay ng motorsiklo at inihagis yung sinabuyan ng gasolina sa bahay sinilaban, ano? Kaya may napatay doon na tatlo on the spot. Ito bang suspect siya yung responsable sa pagsunog doon o kabilang lamang siya sa nagplano? Ayun. Ibig sa directly involved sa mga but he's one of the masterminds. Okay. Ito kasi si Ali Akbar, ano to eh, one of the trusted men ni Salahuddin Hassan. Mm-hmm. And this one, siya ay known bomber at ID expert. At during the initial na ano nga kahapon, ito talaga yung na from his own revelation. Marami sa naturuan dito sa area natin about IED bomb. IED manufacturing yan na paggawa pa ng mga bomba. Nako. So, ibig sabihin po, marami pa kayong huhulihin? Yes, actually, ito yung sabi ko namin. Hindi matitigil dito. And itong mga magiging ituturo nito ni Ali Akbar, hindi awang next targets later on. Oho. Sir, mayroong inilabas ano, na reward money ang ating LGU at ang provincial government para sa makakapagturo na ikakadakip ng mga suspect dito sa nangyaring insidente sa pagsunog ng bus, ng Yellow Bus Line at yung pambubomba noong nakaraang buwan. Ano po, ano hong mangyayari ho rito? Pinag-uusapan na po ba ito sa inyong hanay at kasama ang mga pulis? Hindi namin napag-usapan yan. Kami lang talaga is mauli natin lahat. Lahat ng responsable, maparusahan. At mapatigil talaga natin itong mga paggawa nila ng mga terrorist activities dito sa area natin. Oho. Sir, may mensahe pa po ba kayo sa ating po mga kababayan, especially dito po sa insidente po ng pabubomba dyan po sa unit po ng Yellow Bus Line? Paunang ko ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbigay ng informasyon sa pagkahuli ni Ali Akbar. Pangalawa, ito po ay tuloy-tuloy na pinagawa natin sa kasundalan sa pulisan. Hindi po kami tumitigil para mahuli, maparosahan at yung mga terusang grupo na nag-asit ng kaguluhan dito sa ating talawigan. Kaya ang aming panawagan ay isa na po ay makikisa tayo. Ang simpleng pag-report, pagbigay ng mga impormasyon, ito po ay napakalaking bagay na para sa amin. Lalo-lalo na sa mga kinahinalang mga kilos ng mga tao sa inyong kapaligiran, akala ninyo mababae ito. Akala ninyo yun pala, meron pala mga ginagawang kalokohan. Napaka-importante po sa pangalaga. Sa ating pagkakaisa, sa ating pagtulong-tulong, at pagsama-sama ay sigurado tayo na makamagat ang tagumpay at panatiling kakainitan ito sa ating dalawigan. Maraming salamat po at congratulations for the job well done po, sir, sa pagkaka-aresto dito po sa nasabi hong suspect. Magandang umaga po muli. Magandang umaga, lang maraming salamat. Apo. Mga katinig, inyong nabati si Brigadier General Roberto Capulong, ang commander sa 602nd Brigade Philippine Army, kalabot nining ilahang pagka-aresto no sa suspect usa sa mga utak sa naitabong pagsunog sa unit sa Yellow Bus Line ingon man ang pagpamomba o kagahapong adlaw ni naaresto mga katinig diha mismo sa balay sa iyang asawa sa may East Patadon no kung diin ang naasoy nga suspect usa kay kini nga bomb expert dili lang tighimog bomba nagatudlo pod kung paunsa ang paghimo sa bomba na lang no basin na doon na pay laing pa mga kasong gatubang kini kalabot sa mga nahitabong nga mga pagpamomba sa gilain-lain nga parte diri sa Central Mindanao kay kini nga Alcobar Group mga katinig dako ning ilahang area no. Kung diin pati dito sa Jensan, sa Sarangani, nagalihok ni sila
diri sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:33 na ang atong oras. Hi, Bes! Busy ka ata ah. Yes, Bes. Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bes! Iwan mo na yan. Punta tayo sa party. Gimmick tayo kasama ang tropa. Uy, pinagsasabi mo dyan. Di ba bawal pa yan? Hmm? Maniwala ka dyan, Bes. Mag-face mask lang tayo. Lusot na yan. Alam mo ba, Bes, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bes! Kilji ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to! Mas ganado sa produktong sigurado MMV Premium Muabag Stock Asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kabayo, kanunay pakana o MMV Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MMV Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:35 na mga katinig ang atong oras sa palangkita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Ganihara, nagasablay akong dila. Murag dili kayo makalitok og tarong pero ding tugnawa mga dirisulod sa muang announcer's booth, no? Muna, higup sa taga init kayong kape para mauli-ulian gamay. Pastila ng taon. So, ding sobra katugnaw. Mga katinig, sa Pikas Bahin, kumusta? Kamu ba nakaparehistro na para sa National ID System? Daghan ng nisulti wa pa. Oo, kay nga no. Daghang rason, no? Tungod lagi sa COVID. Pero ang impormasyon na ito nga nahipos, mga katinig, naanak kita sa step 2 sa pagparehistro alang sa National ID System, no? Nagasugod ng step 2 registration, mas maayo nga ito ang hisgutan kini. Kauban na ito karong buntaga, ang ito ang Regional Director sa Philippine Statistics Authority, si Attorney Magtahar Manulon. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Good morning, Loy. Good morning sa atong mga tapanginaw. Oho. Start na sa registration step 2. Ibig sabihin, kadtong mga unang nakipag-appoint o gikuha ang ilahang mga datos, sila karon ang para sa pagparehistro na ang tagaan ninyong panahon, sir? Yes, Loy. Bale, ang step 1 na to, kuman na to sa Sibukang Region 12. Bale, step 2 na kita karon. So, priority na ito katong mga step 1 na na-register. But others can also go para makapag-register. Parang kuwan na siya. Magkasabay na yung step 1 nila at saka step 2. Yung mga hindi na-cover sa step 1. Oo. Pero subject to slot,
kay ang atong mga machine limitado ang capacity. So karon nag-set nag-sugod kahapon sa kidatawan naanatay mga machines na install diya sa Philippine Statistics Authority Office sa kanang malapit sa land bank ng office nila. Diris kidatawan, no? So, oo. Bale, may mga kuan sila lagi ang procedure nato diha na sila text message ma-receive. Okay. Katong mga nag-step 1 sa una para informing them that on touch date and date they can proceed to the registration center para makapture ang ilang biometrics. Kaya ang step 2 magpanta ko at ang mga fingerprints. Oo. Mga photograph o iris scan plus the document validation. So they will bring with them any ID or birth certificate or any document na to prove their identity. So, it's very challenging this time, especially diha sa Kidapawan, sa North Cotabato. Murag restricted ang mga movement. Oo. Actually, the whole of Region 12, but we have to observe the protocol. We have to implement this project because this is essential, needed by our government. So, observe lang sa mga quarantine protocols or guidelines para iwas sa virus tayo. Dapat katong dito sa step, kaya naman ito sa step 2, itong sa mga nakaparehistro sa step 1, di ba nag-i-issue sa ilaha? May in-issue po sa kanila na parang QR code? Yes, yes, Loy. So yun ang datang may, nila? May nabigay sa, kina, sa kanila na appointment receipt. Parang piece of paper na dadalhin lang nila yon para may pakita sila na naka-step 1 sila. Oo. Pero kung wala man yon, sabihin lang nila sa ako na cover sila nung step 1. Okay. Oo. Sabagay na sa master list naman po ng inyong ano yon, opisina po yon ano. Bale, ang mangyari diyan na Loy. Opo. Still 3 steps pa rin tayo. Uh-huh. Step 1, step 2, step 3. Ang step 1, itong nagbalay-balay sila, kuha og data. Okay. Pero starting noong April 30, nilaunch yung online step 1 yon. Bale, pinalitan na yung magbahay-bahay. Uh-huh. But with the online application. Mm-hmm. Pero so they can, yung mga may mga internet sa mga lugar nila, pwede sila mag-log in to online PhilSys para ma-kuan nila, ma-access nila at they can register doon online. Tapos may proseso naman, user-friendly yun. Then sundan lang nila yung mga instructions. Now, ngayon, sa kakaroon step 2, may mga target tayo. So, sila yung priority, yung nag-stop step 1 noon. Opo. Pero kung may walk-in client tayo, ibig sabihin, hindi naka-step 1 noon, pwede rin i-cover ng machines natin, yung registration kit natin, kuan lang sila. Kung halimbawa present ang step 1 registrant at saka yung walk-in, so priority yung step 1. Okay. Kasi yung machines natin, ang capacity niya for the day more or less 60 to mga 70 or 80 depending on the conditions ng registrant. Mm-hmm. Kasi may mga registrant
hindi you cannot easily capture the biometric. Murag diri ka kuan ang machines ba parang mahirap ka basahin ang fingerprint mm-hmm. or hindi makita hindi mabasa yung mata yung mga ganun condition affect the registration the pace the speed pero hindi nabababa sa 60 sa isang machine kaya kung marami sila mm-hmm. More than 60 baka hindi ma-accommodate yung iba but we have number of machine in one registration center. So, kahapon, na-establish na yung sa Kidapawan, dyan sa office ng PSA. And then today, we will be launching the registration center diya sa Libungan. And then, we will have also one in Tigkawayan. Basta yung mga LGU, mag-establish tayo magsa-set up tayo ng machines doon para doon na yung mga residente magpunta sa kanilang registration. So kung hindi po sila And the step 3, Loy, opo. Ito na yung pagbabalidate ng na registered na step 2 na information. Mm. Pag wala silang kahawig, walang duplication, bigyan na sila ng PhilSpeed serial number. Okay. And then ID na, yung ID card. Permanent so ID na po ito, di po ba? Yes, yes. That's already the official identity ng ating mga citizens. Sir, ganito po, limitado yun lang yung ating machines. Ngayon, lumampas sila doon sa 60. Anong mangyayari? Kasi siyempre, yung oras nila, inilaanan nila, tapos yung iba dyan, nagtatrabaho, nag-leave para makarehistro lang. Ano po, next sa next day, pwede ba silang ma-priority or ma-schedule sila ulit? Yes, pwede rin ganun strategy. Pero ang mangyari niyan, Loy, mga alas 4 pa lang, opo. Madi-determine na ng registration center kung ilan pa ang hindi na accommodate on that day. So, hindi na sabihan na nila yung mga iba na kung lampas doon sa capacity ng machines na yan na pwede sila magbalik na lang the following day. Okay. Pero kung talagang may instant na kailangan i-serve muna dahil nasa kabundok-bundukan opo. Ang residence nila we have to accommodate. Halimbawa, doon naman po sa nakarehistro sa step 1, hindi nakatanggap ng text message galing sa opisina, hindi sila na-inform or hindi sila hindi na ipaalam sa kanila ang simula na ng step 2. Paano po yun? Pwede ba sila anytime pumunta lang ng PSA office para sa step 2? Yeah, pwede pero maaga lang sila. Maaga para ma-verify yung mga data nila, information nila at they can also be given priority. Okay. Kasi alam ho natin kung gaano rin kaimportante yung panahon para sa kanila lalo na yung mga panibundok, ano? Pupunta lang sa opisina para magpa-rehistro. So halimbawa po, kasi may mga cases na nawala or halimbawa nawala yung kanilang permanent ID ng PhilSpeed, paano ho yun? May pwede ba silang kumuha ng ibang ID sa opisina kagaya po ng pagkuha ng driver's license pag nawala po ito? Kunwari na sa kanila na yung ID card, no? Opo. Na-release na. Nawala. Oo. Re-report nila sa PSA and they will test explain may mga may application form naman to replace yung lost ID. Pero siyempre kasi lost test na yan baka may corresponding fees na kasi ang libre lang yung first issuance natin. Okay. Ito ngayon libre ito hanggang sa pag-deliver ng ID card. Pero yung lost test updating no kunwari from single to merit na gusto baguhin yung ID yun may mga corresponding fees na yung mga ganon or magpalit ng pangalan for example so there is the procedure for replacing a lost card
the damage card or updating of information, pwede yon. And yung pagkuha ng mga driver's license na yan, okay din yon, walang restriction doon. In fact, I think it's an exemption kasi ibang purpose noon. May specific talaga na so it's also a requirement under the law. So after ng step 1 and step 2, then step 3 na tayo doon na sa releasing na po, no? Ng kailan po natin inaasahan itong sa step 3 ho natin? Bate po sa calendar of activities po ninyo. From the time na register ni sila sa step 2, tapos na, parang within baka mga 1 month or more, pero hindi naman abutin ng taon, lalabas na yung ID at i-deliver sa kanila through postal service. Pero hindi ito, yung service ng post office, mabilis ito. Hindi, alam natin na snail correspondent. Mabilis ito, mabilis yung post mag-deliver. Ayun, oho. Sir, paano ho, alibawa, yung mga hindi makalabas sa kanilang barangay dahil sa lockdown o naka-focus containment, anong pwede pong magawa ho ninyo para sa kanila? Mag-aantay lang ba sila? It should be communicated to PSA. And then we can also calendar. Pwede naman puntahan sila yung pupuntahan doon. Pero very risky sa pagdadala ng mga machine, baka masira. Opo. Pero we will see to it na makover talaga sila. Kasi dapat dito walang iwanan. At saka isa pa, Loy, I want to make it clear na walang kailangan dito na nag-uunahan. Hindi kailangan natin yung pumila at mag-uunahan tayo, no? Basta lahat na bigyan din ng ID at mahinahon lang tayo mag-register, go to the registration center at sundin na natin yung protocol doon. Hindi natin kailangan maaga talaga para nagpapuha tayo ng ma-register tayo agad o ma-accommodate tayo. Lahat po, yan, ma-quantin yan. Ano pong advantage? Anong kagandahan pag nakakuha ka na ng iyong PhilSys ID? Maraming benefit yan, Loy. Especially ngayon, nagkakampanya na ang gobyerno to use the national ID. Sa mga maralita, meron tayong mga klase-klase ng level ng income level ng households. So kung may ayuda ang gobyerno, makakuha na nila, makuha nila diretso na, kasi we will be working with Land Bank of the Philippines dito to set their kuan. Yung mga kiosk nila ilalocate din sa registration center para mag-issue sila ng account, bank account. So pwede sila mag-open ng account at bigyan sila ng Land Bank. Tapos siyempre yung simplification ng requirement kung mag-transact with private or government organization that require proof of identity. So isang ID lang ito, present mo national ID. That is enough already. And on the part of the government, makuha niya talaga, matrack niya yung mga citizens, yung population natin. At magwardiyahan yung mga bureaucratic red tape, ma-reduce yung mga corruption at yung efficient, mabilis yung servisyo ng gobyerno makarating sa ating mga target na beneficiaries. Kasi matatandaan ko po na ako'y nagparehistro sa step 1. Sabi doon ng mga naroon,
mga enumerator natin, kailangan kayo makaparehistro na kaagad dahil sa pamamagitan nito, madali kayo makatanggap ng ayuda sa gobyerno. Especially yung mga SAP na nagaling sa Dole. Kaya yung mga tao, prosigido na talaga. Ay, ako mauna, nag-uunahan na tuloy. Yung mga subsidy, mga ayuda from government, may ano rin yan, may procedure, may guidelines din. Kunwari, si Four Piece, si SAP, so may guidelines din yan. Mm-hmm. Kung halimbawa, entitled sila at meron sila national ID, kung intended na amount is, halimbawa, 200 kada tao. Uh-huh. At meron silang national ID, naka ano doon yung account nila, bank account, yung 200 na yan, automatic yan doon sa account na inisyo sa kanila. Oo. At hindi na mabawasan kasi kanila na yun. Opo, diretso na. Okay, so ibig sabihin ang isa sa mga advantage nito, hindi na kailangan pa mag-resorbe pa si Dole kung halimbawa mayroon mang ibibigay na ayuda, pati si DSW. Yes. Dahil alam na yung status ng isang recipient nito. Yes. Okay. Yung identity verification, sure ka na siya talaga yan. Walang ghost recipient dito. Ayun. So, yun yung sinasabi ninyo na mababawasan yung corruption sa gobyerno. kasi direkta na. Wala ko sinabi diyan. By the way, sir, sa ngayon, mayroon bang ginagawang survey po tayo ngayon para doon sa sitwasyon o yung population ng ating mga kababayan? Tapos na po yung survey na ginawa. Yung census of population and housing, tapos na, Loy. We are in the process of finalizing the consistency check ng mga data na quality assurance. Uh-huh. Pero yung bilang submitted na sa Malacañang for signature of the president na ipoproclaim niya kasi dapat official for all intents and purposes. Yung meron tayong forthcoming, upcoming, this is very important din. Opo. In fact, nagta-training tayo ngayon yung pinatawag natin na family income and expenditure survey. May training tayo ngayon and then another training next week. Pagkatapos noon, mag-enumerate na tayo. Tungkol naman ito sa mga kinikita, ginagastos ng mga pamilya sa buong Pilipinas din. Pero ito ay sample survey. Ang ibig sabihin, hindi naman mapakover lahat. Kaya lang, marami-rami na rin dahil umabot na yan ng mga libo-libo respondents. So mag-visit naman sa mga bahay-bahay yung mga enumerators natin at very important ito sa level ng estado ng mga lugar or households kung nag-increase ba yung kanilang income or baka gastos lang o mo nag-increase, hindi nag-increase yung income, makikita doon. At ginagamit talaga ito sa poverty measures ng ating gobyerno. So, dito, maraming, this is very important as government statistical operation. Opo, so makikita natin dito, Director, kung ano katindi ang epekto ni COVID sa economy at kapangayan natin ng kababayan. Isa sa mga objectives niya is to capture the effect and the impact of the COVID-19 starting nung last year. Although yung coverage ng ating survey is January to June, first visit yan, yung tawag natin. Kasi yung plan natin, yung reference period natin, the whole year of 2021. So, first visit natin, January to June. Gagawin natin sa July. And then, yung for July to December 2021,
gagawin natin sa January 2022. Uh-huh. So makocover niya yung impact, yung effect ng COVID mula last year, kasi tinatanong doon yung mga prices, mm-hmm, yung mga nakonsumo mo, nakain mo. Napakahirap na survey, Loy. Opo. But ginagamitan na natin ngayon ng tablet. Hindi na tayo mag-questionnaire pa. Uh-huh. Para mas mabilis at magiging maayos ang quality. Kasi maraming mga skipping ganon. Uh-huh. Skipping pattern na minsan nalilito yung ating mga enumerators. So hindi na babalikan ng mga enumerator, automatic sasagutin na kaagad ng kanilang mga target na susurveyin, isusurvey or mga tatanungin ng mga residente. Tanungin pa rin sila. Uh-huh. Pero yung instead of questionnaire na paper, uh-huh, yung may daladala silang form kapal, mga 83 pages. Uh-huh. Lahat na tablet na lang at magtitik na lang sila doon kung anong sagot ng ating mga respondents. Ayun, opo. Sir, maraming salamat po ano sa panahon binigay ho ninyo. Muli kami magkipaugnayan sa inyo para malaman natin yung mga update na ano dito sa pagsimula sa step 2 natin. Mm-hmm. Maganda, maraming salamat din, Loy, sa ating sa pagkakataon nito, kasi dapat malaman ng ating mga kababayan diyan sa North Cotabato yung mga registration centers na open na. So you have one in Cotabawan today, Libungan and Kawayan, and then we have maybe tomorrow is Tulunan, and there's another one I forgot na, I think President Rojas. So ito pa lang muna yung ma-open, but within a week and maybe next week, uh-huh, baka ma-plaster na lahat in all municipalities. Apo. Maraming salamat po at sumuli, magandang umaga po, Director. Magandang umaga. Apo. Thank you so much po. Mga katinig ninyo nga nabati si Philippine Statistics Authority 12 Regional Director Attorney Magtahar Manulon. So, nanakita sa step 2, no? Pwede na kamong wadto sa ilang opisina para magparehistro. Nako, wala kita igong oras, mga katinig, sa itong programa. Karong buntaga, by the way, ang RJO Japan Surplus, no, doon na sila ay extended tong ilang promo. Oo. May buntag po di ay sa tuang tig paminaw, base na kalimut ko, no, kay Daday Pingping, kay Imem Inandodong o kay Tuto Barakol. Oo. Diha sa may Habonilio Furniture, no, sa may sa may Matalam, kagahapon dito, kagahapon. Salamat kayo mga katinig sa inyong kanunay pagpamina na itong programang Tinig ng Bayan. Musunod na ang atong alas 7 balita. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan.